Bawat tao ay may kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang naisin, kanya-kanyang mga pangarap. Pero ano nga ba isang simpleng buhay? Buhay naman sabi natin, simple, pero makita natin nagpakatapat sa Panginoon. Edna! Edna! Oo nga, yung agad yun naman. Pasok po. Aba, oo, napunta ako rito dahil gusto ko namang makita yung mga apo kong yan. Asa na ba yung mga apo kong yan? Natutulog pa po, Nay. Taglit, ano po, katawagin ko. Ito kami yung magkakapatid. B-Boy, Sam, gising na. Andyan lola mo alay nyo. Ano ba? Gising na kayo. Gisingin mo na ako nga, kuya mo. Kuya! Gising na! Kuya! Gising na! Lola! Lola! Ay, naku, itong apo ko. Abado ka tapang. Marunong lang mang bola. Dahil dyan, meron ka ni Mang Tito. Ayan! Mamaya na, maraming pasagubong na. Pagod pa si Lola! Ay, nakunan! Parang last week lang, sinabi niya sa inyo, maganda kayo. Masasanay sa pera yung mga batang yan. Hindi nang bigay ng pera pag nakukuwi kayo. Eh, tumigil ka nga dyan! Mano po, Lola? Tawa ka ng Diyos. Ay, nandun po si tatay. Oo nga, saan ba yung tatay niyo? Minsan lang ako punta dito nung maaga, hindi pumadat na ng bahay. Nay naman, naghahanap po ng trabaho kasi may nakapagsabi sa kanya na pwede raw siyang umextra ng trabaho dun sa ginagawang building dun sa kanya. Abay, dapat lang. Kesa naman punta kayo ng punta ng simbahan, eh wala man na, alaman lamang kayong naiuwing pera. Ay, ako, Nay, ayan na naman po tayo. Sinisisi niyo na naman yung tao. Eh, nagsisikap na nga siyang makahanap ng trabaho. Tsaka, okay lang naman sa akin na magsimba sila kasama niya yung mga bata. Basta huwag niya lang akong sasama doon, no? Abay, bakit? Nakakain niyo ba yung panalangin at Bibya? Aba, nung nasa akin ka pa, busog na busog ka. Ay, nako! Nay, nakarmisan na ba kayo? Hindi pa nga eh. O, sabay-sabay na kayo ng mga bata. Mga bata! Wana, Sam, B-Boy, kakain na! Gaya ng ibang mga bata, siyempre, may mga magulang din ako. May tatay na ginagawa lahat at nagpapakasipag para buhayin ang simple naming pamilya. Pero talagang hindi ko lubos maisip ay bakit nagawa ni nanay ang bagay na ito. Ito ang nanay ko at ang kasama niya, si Rudy. Ang usap-usapang kabit daw ng nanay ko. Thank you.
naman ang usap-usapan. Bakit si Sam? Hindi, ako nang bahala dyan. Binga! Hoy! Nakita ko nanay mo, may kasamang lalaki ah. Siguro may connect nanay mo. Ayoko sana makipag-away, pero binastos niya ang nanay ko. Alam mo, masama makipag-away. Kahit ano pang sabihin nila sa akin o sa nanay mo, hindi ka dati mapasok sa kahit anong gulo. Tara, uwi na tayo. Napakabait ni tatay. Lagi niya ako sinasama sa simbahan eh. Di ko alam kung bakit ganun siya. Di ko maintindihan kung bakit sa kabila ng mga sitwasyon namin, sitwasyon ng pamilya namin, hindi niya magawang magpa-apekto sa mga yun. Para bang lagi siyang masaya sa lahat ng ginagawa niya. Kahit may naririnig na siya tungkol kay nanay, kahit sa simbahan nila, maging sa aming mga kapitbahay, hindi siya nagpapa-apekto. Uy, alam niyo ba, si Edna nakita ko sa may kanto, may kasamang lalaki. So you telling me I am a liar? Bakit mo nakita mo? Sa kanto, may nakatarap, nakaparadang tricycle. Dalawa lang sila sa loob ng tricycle. Tama ba yun? Wala, yung nagawa niyo yun? Eh, ang bait ng asawa nyo na. Ewan ko ba? Grabe, ano? Hoy! Ano ba kayo? Ang aga-aga kung kanina naman ba yung pinag-tutusan nyo? Pag sinaysa nga kayo, ang aga-aga baka manaas ang tindahan ko. Rescue mo, siwi na kayo! Hindi kasi yun lang ang katotohanan na nakita. Oo nga, maring-maring. Nakita! Nakita! Nakita sa evidensya. Baka naman hindi. Baka nagkakamaling ka. Ano ba ba ng sabon? Yung panlinis sa mga maruruming bunga nga? Ito na po. Labis-labis na ang pagtatraidor ni Kuya Rudy kay tatay. Noon, buo pa ang tiwala ni tatay kay nanay hanggang sa... Base sa kwento ni B-Boy, ito ang mga sumunod na mga pangyayari.
pero hindi ako naniwala. Dahil bata pa siya nun. Hanggat sa natuklasan ko na ito pala ang mga totoong pangyayari. Ito ang pinakamasakit na nangyari sa buhay namin, ang mapas lang ang tatay ko. Hanggang ngayon, ramdam ko pa ang sakit ng mga pangyayari. Katatapos lamang ng mga pangyayaring yun, nang hindi ko inaasahang ay sumunod. Naalala niya mga pinaggagawa niya noon. Rudy? Rudy? Teka lang! Asan ka ba? Ano nangyari sa mukha mo? Bakit nagpa-blackay ka? Di, wala to, wala! Anong wala to? Sandali, kukuha ko ng yelo! Sandali lang! Shut up! Kukuha ko ng yelo! Ang galing mo kanina, parang totoo ah! Ano yun? Anong pinagsasabi mo? Di ba yung asawa mo nasaksak? Huwag ka nang malungkot, nandito naman ako eh. Kasabay ng pagkalagas ng mga bulaklak at pagkabulok ng mga bunga, isa rin pagkalagas ng aming pamilya. Kami nagkahiwa-hiwalay. Ang mga kapatid ko, kinuha ni Lola. Ako naman, kinuha ng aking tito. Ito na ako ngayon. Gaya ng dati. Gaya ng ginagawa namin ni tatay. Nagsisimba pa rin ako. Dahil dun, nakilala ko si Jesus. Naligtas ako. Nalaman kong siya lang pala ang dahilan kung bakit lagi masaya si tatay. Ngayon masaya na ako. Sana namang hindi inaasahang pangyayari. May cancer ka.
Parang ayaw kong maniwala. Pero salamat sa Diyos. Dahil sa mga pangyayaring to, muli kami nagkita-kita ng aking mga kapatid. Okay na pala. Okay na to. Iwan ko na lang to dito. Magna-note na lang ako para makita nito. Sam? Imposible. Result to ng mga laboratory ni Sam. Napaka-imposible nito. Ito totoo. Nananaginip lang ako. Hello po, Pastor. Hello? Gusto po sana akong sabihin. Nandiyan po ba kayo sa simbahan? Gusto po sana pumunta dyan. Oh, Brad. Teka, ano ba yun? Di po, Pastor. Papunta na po ako dyan. Pagdating ko na lang po sabihin. Oh, sige. Hintay kita. Sinabi ko kay Pastor ang aking sitwasyon, lahat ng gusto ko at mga nais kong mangyari. Maikli ang buhay. Pagamat iba-iba man ang ating sitwasyon, nasa atin pa rin. Paano kung malaman mong mamatay ka na bukas? Anong gagawin mo? Anong paghahandaan mo? Ano ang dapat? Sabi po ng Biblia sa Hebrews 9:27, and as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Mga kaibigan, tayo po ay may appointment sa mamatay. Bata man, umatanda, tayo po ay may appointment. Gaya po.